Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong walang katapusang no, pang-aalipusta panawagan ng mga destabilizer na mag-resign daw po ang butihing Department of Tourism, Cristina Garcia Frasco. No? Kalat po yan sa social media accounts nila. Mga nagmamagaling po, mga nagmamalinis na akala mo naman no, kayang-kaya nilang gawin ang trabaho ng isang sekretary. Akala mo walang mga pagkakamaling nagawa ang mga hindot na gustong gawing perpekto ang gobyernong Marcos. Ano sa palagay ninyo? Pinakinggan ba sila ng Pangulo, mga kababayan? Itong mga de-stabilizer na mga, ewan ko po, ayoko na pong magsalita ng masama. Dahil hindi naman po tinatablan ng mga ganyan yan eh. Yung mga de-stabilizer na yan, na piling mga smart bright, mga piling smarte, na piling magagaling, na piling malilinis, pero mga hypocrites. Kasi po, ba't itinatablan ng mga yan? Makakapal na po ang mukha-mukha ng mga yan. Sanay po sila sa gawaing mga hipokrito, no? Akala mo napaka-perpekto nila pero mga hipokrito. So bakit ipapire out ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Cristina Frasco? Sige nga. Wala bang ginawang action ang butihing DOT Secretary Cristina Frasco doon sa blunder o bubo na gawa ng naginawa ng promotional agency na hiner nila? Patunayan nyo muna yung sinasabi nyong nilustay nila, na dinambong, dinugas nila. Kayo, no? Ang sasakit nyong magsalita, mandarambong, mandurugas. Eh kayo, mapaglin lang, mga sinungaling, mga adelantado, mga entitled. Diba? Patunayan nyo muna na may dinugas at dinambong ang DOT. Sinabi na nga sa statement, walang pondo ng bayan ang nalustay doon. Kung meron mang nalustay, mga kababayan, probably private corporation o private entity, but not a single centavo from the government. Ayun po ang sabi sa statement eh. O ngayon, kung may na-discovery po kayo, meaning sinungaling ito, si Secretary Frasco, eh dapat na nga siya matanggal. Eh kaso pinanintigan po nila, naglabas sila ng statement eh, pero kayo ayaw nyong tanggapin. Di ba lagi nyong sinasabi? The burden of proof lies with the accuser. Maglabas kayo ebidensya para paniwalaan namin kayo, kayong mga destabilizer, kayong mga nagmamagaling-magaling. Di po ba? Ang yayabang ninyo eh. No, ayaw nyong tumigil talaga. At hindi lang Pilipinas ang merong ganyan. Gusto nyo maging perpekto ang administrasyong ito? Sige nga, maglatag nga kayo ng presidenteng naging perpekto ang pag-govern. Even sila pula kayo, hindi rin. Di po ba? Wala! Gobyernong tao, wala! Ano po ang sabi dito sa Manila Bulletin, mga kababayan? No? Mainggit kayong mga dilawan, mga anti-Marcos, anti-government, anti-Duterte, whatever have you. Ano sabi dito? Frasco continues to enjoy Marcos' trust despite tourism admes. Weh! Cry me a river, mga dilawan, mga destabilizer. Say what you wanna say. Pero Secretary of Tourism Cristina Frasco will stay as Secretary of Tourism. Umiyak kayo kung gusto nyo maglulupasay kayo dun sa mamakanyang, pero hindi kayo papansinin ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba sinasabi kasi daw po, bayad utang yung Cebu. Patunayan nyo muna. No? Ginagamit nyo pa yung Cebu eh. Bakit? Ano yan? Wala na kayong ma-connect kay Madam Secretary? Diba? Walang ganun. Focus tayo sa DOT. Huwag na kayong mandamay. Walang kinalaman ng Cebu dyan. Di po ba? Pakialam ng Cebu dyan. Dahil ba sa nanay niya, ang governor? Walang pakialam din dyan. Walang damayan dito.
Kayo ang mga utak talangka, kayong mga destabilizer ng mga dayukdok dilawans, di ba? Nagtitiwala ang Pangulong Marcos kay DOT Secretary Frasco. Kaya umiyak ka na lang dyan kung gusto mo, iuntog mo nang iuntog yung ulo mo, wala kaming pakialam sa'yo. Unang-una kayo ang sinungaling eh. No? Tinutuya nyo ang Pilipinas. Tingnan nyo yung mga larawan na pinagkakabit nila sa kanilang mga social media pages. Mga sinungaling. Sasabihin daw ganito yung ano, nasa ano daw sila, Intramuros. Eh pero na ang picture, eh background ay Colosseum. Tapos Love the Philippines. O sino nagsisinungaling? Sinong naninira? Kayo. Kayo mismo ang naninira sa sarili niyong bayan. Kaya ito, napakaganda, tuwang-tuwa po ako dito. She enjoys the trust of the president. Hindi bayad utang yan. Hindi po ganyang kagago, kabobo, kaktanga ang ating presidente. Ano ang sabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos nung natanong po siya? Yes, absolutely. No question. When asked if Frasco still enjoys his trust despite the issues surrounding the Love the Philippines tourism campaign, the president said he spoken to Frasco about the matter and noted that Frasco had already addressed the issue by terminating the contracts that were in question. He also expressed confidence that Frasco will be able to fix the problem and that the new tourism campaign will succeed. She has also, since then, put under review all of the other contracts that were in the pipeline. Kaya't sa aking palagay, she has it under control. She knows what to do. What she has done so far inspired confidence that she will fix the problem and that the campaign of Love the Philippines will be as successful as we hope for it to be. O ayan, di po ba? Ako magtitiwala sa Pangulo. Kung nasaan ang tiwala ng Pangulo, nandun din po ako. Dahil suportado ko po ang administrasyong itong Marcos Duterte. Kung magsasabi kayo dyan sa comment na sip-sip ka, no, wala kang alam, mas lalong wala kayong alam. Sino ba kayo para magkaroon kayo ng kaalaman? Ang alam nyo lang naman is to look at that small piece of blunder na hindi naman naka-apekto, no, sa ating bansa. Eh, yung mga international nga, eh, walang pakialam dyan. Wala ngang ingay dito sa Amerika yan. Gusto pa nga nilang puntahan ng Pilipinas. They love the Philippines. They love the culture. They love the music. Most of all, they love the people. Bakit po? Eh, meron ako nakausap dito, isang Amerikana, pupunta po siya dyan by December. Oh, naka-apekto ba yon? Hindi. Pinag-uusapan ba dito? Hindi. Di po ba? Kayo-kayo lang dyan ang mga destabilizer. Ayaw niyong gumanda ang ating bansa. Bakit? Kasi Marcos eh, kailangan pabagsakin natin kasi yun ang naratiba natin. Na masama ang Marcos, mga tanga ang Marcos, bobo ang Marcos. Mga magnanakaw yan. Kaya gumamit tayo ng ibang tao para pabagsakin siya. Oh, ano palagay nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala nito? Baka kayo, papunta pa lang siya, bumabalik na. Mga gunggong. Oh, sino pa po ang mga nagbigay ng suporta niyan? Oh, si Senate President, Mick Subiri. Sabi niya dito sa Politico News, lesson learned. Mick Subiri satisfied with DOT's response to Love Fiasco. Lesson learned. We learn from a mistake. Sino ba ang hindi nagkakamali? Yung mga hindi nagkakamali, tulad nitong mga destabilizer na to. Di po ba? At balita ako lang ha, hindi daw naman pala yung Mr. Sasot ang nakadiskubre nung bubo. Parang pinorward lang sa kanya. Kinikredib grab niya lang daw po. Tama po ba yun, Mr. Saso? O kayo dyan, na sinasabi nyo yung mga sumusuportang politiko dito kay Secretary of Tourism, Cristina Frasco, ay mga trapo. Eh, politician po yung mga yan. Ano pakialam mo? Ang gagaling po eh, ito po yung mga tao na nasasabing sila ay suportado nila ang Duterte. Tunguin muna ay sasalamin kung totoong Duterte supporter kayo. Ang yayabang ninyo. Akala nyo, ang tatalino ninyo, ang gaganda ninyo. Mga hinayupa kayo. Kaalyado po ni Pangulo, ay ni Vice President Sara Duterte, si DOT Secretary Frasco. Naging spokesperson niya po yan. Beshi-beshi yung mga yan. Tingnan nyo nga po ang BP o tahimik. Bakit kayo ngaw-ngaw-ngaw-ngaw? Kayo mga Duterte supporter. Ha? Totoo bang mga Duterte supporter kayo? O mga peking Duterte supporter kayo?
At yung mga totoong Duterte supporter ay tahimik lamang. Mga pretenders kayo. Di ba? Ginagamit nyo ang Duterte para sa inyong sariling pangkapakanan para mapansin kayo. Hindi nyo sisihin yung ad agency. Yun ang tirahin nyo. Yun ang dilaw eh. Bakit nyo tinitira si Madam Secretary? Inaksunan naman niya. And most of all, marami pong nagtitiwala sa kanya dahil alam nila ang kakayahan ng DOT. Kayo ba alam nyo? Eto pa po. Lawmakers, mayors, support DOT chief. Oh, sabihin nyo ng mga sip-sip trapo, ano pakialam ninyo? Eh naniniwala sila sa DOT secretary. Hindi, kukuha lang ng boto yon sa Cebu. Pakialam ko. Sinong gusto nyong ilagay dito? Yung tuta ninyo? O kayo? Mas magaling pa ba kayo kay DOT secretary? Mag-apply kay Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala po itong mga lawmakers na ito, mga supporters ni DOT secretary na ito po ay smear campaign laban sa kanya. At hindi lang ito laban sa DOT, laban sa Pangulong Bongbong Marcos kasi cabinet member po ito ng Pangulo. Kaya kayo dyan ng mga destabilizer, no? Kilala na namin kayo. Kayo yung mga ngaw-ngaw na wala naman na itulong para sa bansa. Mahilig lang kayong talagang manira. Di po ba? Hindi kayo for nation building. Kayo ay mga destabilizer. Kayo po yung mga utak talangka na imbis na ipush yung ating bayan, ang ating mga kababayan, ang imahe ng ating bansa para gumanda at umunlad, eh, hinihila nyo sila pababa. Kasi bakit? Inggit kayo. Bitter kayo. Di po ba? Nagsasabi kayong mga supporter kayo ng ganito, pero yung taong yun, no, kaaliado ng sinusuportahan nyo, may mga gunggong pala kayo. Saan ang loyalty ninyo? Ang tanong, magkano ba? Ano ba interest ninyo? Di po ba? O ito pa, ito ang latest na isang magaling. No? Yun nga lang po, hindi po natuloy ang appointment. O ngayon, nasa ano po siya, kongreso, incoming, no? Si Representative, tawagin ko ng Representative, ipipreem ko na po ha, Sir Erwin. Representative Erwin Tulpo. Bakit ang customer ang sisisihin? Erwin Tulpo says tourism admits the fault of DDB Philippines, not Frasco. Correct. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, ilang beses inulit tinanong ang DDB Philippines about the originality of the video. Ano ang sagot ng DDB Philippines? Yes, it is. May pagkakamali ba yung nagtanong nun, yung nagpagawa nun? Maybe, yes. Hindi nila na-verify maigi. Pero pangahawakan ko yung sinabi ng DDB Philippines because I don't have time to busisiin ng husto yung pinresent sa akin. Tinanong kita eh. I take your word for it, pero nilinlang mo ako. Yun dapat ang sisihin. Bakit ako ang sisisihin ninyo? Trabaho rin ba ni Madam Frasco na siya na mismo ang tumingin nung video at sa dami ng trabaho niya as DOT secretary? Ano logic nun? O parang kayo, yung mga destabilizer dyan, ikaw, tinayong leader dyan, tapos nag-hire ka ng mga ASEC and USEC mo, believing that they will do their job properly. Di po ba? Alam palang i-micromanage mo, maging micromanager ka. E di huwag ka na mag-hire. Tama yung isang kasama natin sa classmate natin. Di ba? Huwag ka na mag-hire, ikaw na lang lahat. Eh, wala kang tiwala eh. Ganun po. Si DOT Secretary also trust her people na nandoon sa Department of Tourism, lalo na dyan sa promo video. Bakit siya tinutulig sa ninyo? Ang tulig sa ininyo, yung DDB Philippines, tama si Sir Erwin dito, at yung inatasan na mag-review. Ito po ang sabi niya. Kung tutusin, si DOT ay isa lang sa kliyente ng DDB. Si DDB Philippines ang gumawa ng ad gaya ng jingle at mga video nito. Therefore, kung palpak ang produkto, bakit ang customer ang sisisihin? Correct. Dapat ang may gumawa din nito, di ba? Correct po. Ang may kasalanan ay si DDB at hindi si DOT o si Secretary Frasco dahil mga biktima nga lang din sila ng kapalpakan ng nasabing ad campaign. Hindi nga lang po yung kapalpakan. Kasinungalingan. Kasi tinanong sila about the originality. Oh. But Tulpo said Frasco should take appropriate actions against her subordinates who approved the controversial video. Tama naman, may punto. Pagalitan mo kung sino yung inatasan mo dun. I gave you that job and I believe that you will do your job properly, appropriately, pero nagkaroon ka ng lapses. O dapat magpaliwanag sila. Di po ba?
Alam pa lang ako may kasalanan. 'Di ba? O parang CEO lang. Nag-hire ka ng mga talented people to work for you to grow your business. 'Di ba? Ngayon kung may palpak sa isang departamento ko, ako sisihin mo? Eh hinaringa kita diyan. Kaya whatever you gave me, babasahin ko na lang 'yan, i-approve ko na lang dahil na-verify mo na. Tama na lahat. Tapos ako sisihin mo sa dami ng trabaho ko? Eh ba't pakita hiner kung ako rin palang masisisi? 'Di ba? Kaya kayo diyan na patuloy pa ring mumangaw-ngaw, ayaw tumigil. Kung gusto nyo, magwelga po kayo. Magfile kayo ng petition sa korte. Sinabi nyo, nandambong, nandugas, magfile kayo sa COA. Manghingi kayo ng audit kung may nagastos nga dyan si DOT Secretary. Kasi saan ang punto nyo eh? Hindi po dun sa video. Natutuwa pa nga yung isang Indonesian tourism minister nila dahil na nasama sa promo yung kanilang rice terraces. Natutuwa pa, sabi niya nga, yan dapat magtulungan tayo as mga ASEAN neighbors. Hindi niya po binabatikos. Ang bumabatikos ay yung mga kababayan natin na mga destabilizer. Kasi bakit? Hindi yung video. Ang ano nila is nandambong, nandugas, kwarta po, mga mukhang perang, mga hinayupak. Iniisip nila, ninakaw po ni Frasco yung pera. Binulsa niya. Hindi sila naniniwala dun sa statement na sinabi niya na walang pondo na galing sa kaban ng bayan. Ayaw nilang maniwala. Resign Frasco pa rin daw sila. No? Ang sarap pagsasampalin, mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi dyan? Ano? Sa patuloy na pagtitiwala ng Pangulong Bongbong Marcos kay DOT Secretary Frasco. No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.